Magandang araw po sa inyong lahat at ayan, magbibigyan na naman po tayo ng konting review sa mga nagdaang episode, no, at teorya na posibleng mangyari dito sa ating teleseryeng Prima Donna. So, ang teoryang ito ay pwedeng hindi mangyari o pwedeng mangyari. So, ayan, no, diba itong si Dindi ay napakatagal nating hinintay dahil pasulput-sulput siya ng mga nagdaang teaser, episode, pero sandali lang ng sandali mga eksena niya. At nung dumating nga siya at nakapag-usap na sila ni Lillian, medyo nabiti naman tayo kasi nalaman agad ni Kendra na ito nga si Dindi ay lumalapit na naman dito kay Lillian. Dahil handa naman itong si Dindi na ipagtanggol na itong si Lillian at medyo kinakabahan na itong si Kendra sa gumawa ng paraan itong si Kendra, di ba? At pinahanap niya na pinahanap itong si Dindi hanggang sa madukot na nga ni Henry. At medyo hindi natin malaman kung ano kaya yung susunod na mangyari dito kay Dindi. Sa pinakita namang nagdaang episode, no, hindi pa naman siya namamatay. So parang may pag-asa pa tayo. At pwede ritong umalis dito sila Henry. At nung habang makaalis na si Henry ay pwedeng si Dindi ay maya-maya ay magising na at magkaroon ng malay. At di ba nga ito nga si Lillian ay nakatakas dito sa van at sa pagkakakidnap sa kanya ng tauhan ni Henry. So posible magkita rin sila, no, kasi di ba may pera nga itong si Lillian at posible talaga na sila ay magkaroon ng kasunduan na magtago na muna at tulungan din ni Lillian itong si Dindi dahil nga, di ba, sugutan ito. At habang nagtatago sila, magkakaroon na sila ng paghahanda kung paano nila sasabayan itong si Kendra. Diba nung una nga sinabi ko, ito nga si Lillian na ipwedeng mag-aral muna at maging matalino, matapang, maging mayaman. Posible din na itong si Dindi ay maging kasama ni Lillian sa pag-ahon nila. Para pagdating ng panahon na ready na sila, ayan, kaya na nilang sabayan itong si Kendra para lumaban dito at makipagsabayan lalo sa mga Claveria. At tulad ng sinabi ko noong nakaraan, ito nga si Lillian ay pwedeng makipagsosyo sa isang businessman at makikilala niya nga itong si Ruben at doon natin malalaman kung ano ba talaga ang connection nilang dalawa. At ito nga si Dindi ay sa patuloy na pagtulong niya dito kay Lillian ay magiging maayos na rin ang kanyang buhay at magkakaroon sila ng konting disguise, no, para makapagtago dito kay Kendra dahil nalaman na nga nila ito nga si Kendra ay medyo matalino pagdating dito sa pagiging bida-bida, kontrabida, no? At ayan, maaaring pag-aralan nila yung mga kilos nito ni Kendra. Diba, sabi naman ni Lillian dati ay sana hindi siya mahalata ni Kendra. Kaya alam na unahan siya ni Kendra, no? Dahil na una siyang makulong. Si Lillian kasi ang binabalak niya noon ay parang imbestigahan niya muna itong si Kendra dahil narinig niya yung word na corona ng Donaria. So, parang napapaisip siya dito na may kinalaman nga talaga itong si Kendra at nabuo na lang yung sa isip niya sa mga haka-haka niya sa pamamagitan ni Dindi dahil sinabi nga ni Dindi na ito nga si Kendra ang may kagagawa ng pagsabog ng resort at pati na rin doon sa ibang insidente na may kinalaman itong si Kendra at lalong-lalo na dito sa panluloob dito sa mansyon at pag-aralan nila kung sino ba talaga ang mastermind dito sa panloob sa mansyon. Kasi posible rin na pag-isipan agad nila na si Kendra talaga yung kasi diba nung nakaraan, pag-isipan nila na maaaring si Kendra rin talaga ang may pakana o ang mastermind ng panloob dito sa mansyon. Dahil nga sa kasamaang pinaiiral nito ni Kendra. So ayan, sana nga tama yung mga teorya natin tungkol dito kay Dindi. At para matulungan niya itong si Lillian dahil si Dindi lamang ang susi ng pagkalaya nito ni Lillian dahil pwedeng madiin talaga natin dito si Kendra. At sana paglipas ng mga araw, no, magkaroon na tayo ng Prima Donnas ulit at matapos na ang mga crisis na nangyayari dito sa ating lugar. At mag-ingat po tayong lahat. Please like this video po at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyong oras. Bye!